ang makulay na love story ni Julia Clarete at mga nakarelasyon niya. Alamin natin ang kwento ng pag-ibig ng magaling na singer, TV host at aktres na si Julia Clarete. Simulan muna natin kung paano siya nag-umpisang mag-artista. Taong 1995 nang umpisahan ni Julia Clarete ang kanyang showbiz career. Napasama naman siya sa Batch 4 ng Talent Center, ngayon mas kilala sa pangalang Star Magic ng ABS-CBN noong 1997. May ilang taon din ang kanyang inilagi sa nasabing network na nagbigay sa kanya ng mga proyekto sa TV at sa big screen. Ginawa niya ang mga TV shows na Cable, Gimmick, Sa Puso Ko Iingatan Ka, Between, Sana'y Wala Nang Wakas, at gumanap bilang si Miriam Defensor Santiago sa isang episode ng drama anthology na Maalaala Mo Kaya, at nakatrabaho rin ang ilang mga bigating pangalan sa showbiz industry. Ilang pelikula rin ang kanyang nagawa tulad ng Hataw Na, Soltera, Trip, Jologs, at ang pinakahuli niyang pelikulang ginawa ay Ang Guni-Guni noong 2012 pa. 2005 nang magdesisyon si Julia na lumipat ng tahanan at magsimula ng bagong karera sa GMA7. Dito na siya nag-umpisang maging co-host ng longest-running noontime show na Eat Bulaga. Tumagal ang kanyang hosting stint sa Bulaga hanggang 2016 bago ito tuluyang magpaalam sa show. Taong 2005 din nang ito ay sumali sa reality search na Hollywood Dream kung saan ang magwawagi ay magkakaroon ng pagkakataon na makagawa ng proyekto sa Hollywood sa Amerika. Ang konsepto ng nasabing TV show ay ipakita ang galing ng mga Pinoy pagdating sa pag-arte na maaaring pumasa sa Hollywood. Ang mapapanalunan ay isang two-picture contract, isang role sa American Soap at membership sa Screen Actors Guild. Sa pagwawagi ni Julia sa nasabing reality show, nakatakda na itong gumawa ng kanyang bagong karera sa Amerika, subalit hindi na ito natuloy pa. Ang dahilan sa naudlot nitong Hollywood career, pag-ibig. Nagmahal si Julia kaya naman hindi na nito naipagpatuloy pa ang kanyang showbiz career sa Amerika. Sa mga nakarelasyon niya, isang dating artista ang nagpatibok ng kanyang puso. Ito ay sa katauhan ng aktor na si Ilac Diaz. Sinabi ng aktres na naging maganda ang kanilang chemistry, kaya naman pinili nilang isalba ang kanilang relasyon noong 2011. Mabilis nagkapalagayan ang kanilang loob, kaya naman naging madali ang lahat para sa kanila. Subalit nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Nalink din ang aktres sa dating broadcast journalist na si Mark Zambrano. Dahil ang buhay pag-ibig ni Julia ang ating paksa ngayong araw, ating silipin, alamin at kilalanin ang dalawang lalaking nagpatibok ng kanyang puso na umabot sa puntong nagdesisyon ng aktres na lumagay sa tahimik at magpakasal sa kanila. Stephen Ryan Uy. Si Stephen ay isang Chinese businessman at producer ng mga musicals sa loob ng maraming taon. Ang kanyang huling production ay ang stage musical na Romeo and Juliet, kung saan gumanap bilang si Juliet ang anak ng direktor na si Loris Guillen at yumaong aktor na si John Delgado na si Ina Feleo. Halos 10 taon nang magkakilala sina Julia at Stephen at una silang nagkita sa set ng indie film na Hilaw, kung saan siya ang gumaganap na leading lady at si Stephen naman ay ang production designer. Sa pagkukwento ni Julia noon, sinabi nitong matapos nilang magkakilala ng lubos sa set, hindi na sila natigil pa sa pag-uusap. Inilahad ni Julia na sa dami ng kanyang mga manliligaw noon, ibang-iba si Stephen sa kanila. Marunong daw itong makinig sa kanya. Kung siya ay isang madaldal na tao, kabaliktaran nito si Stephen. Dagdag pa ni Julia, bumibisita ito sa kanilang bahay na hindi nagagawa ng iba niyang manliligaw. Ito ang rason kung paano nakuha ni Stephen ang loob ng kanyang nanay. Ani Stephen, unang bati pa lang sa kanya ni Julia ng hi, ay nahulog ng kanyang loob sa aktres. Ayon naman sa interview nilang dalawa sa dating entertainment talk show na S-File sa GMA7, kinumpirma ni Stephen na October 22, 2006 sila ikinasal sa isang civil rights sa La Union at iyon ay isang legal na seremonya. Ang pagbubuntis nito ang dahilan kung bakit siya nawala sa Eat Bulaga
makalipas ang humigit kumulang isang taon nito ng pagpasok sa nasabing show. Napag-alaman din na mahirap at delikado ang kanyang pagbubuntis at pinayuhan ito ng bed rest sa loob ng 2 linggo. Inamin din ni Julia na mabilis ang mga pangyayari sa relasyon nila ni Stephen at dahil sa nakikitang mahal nila ang isa't isa, ang ginawa nilang pagpapakasal noon ay hindi pa sumagi sa kanilang isip, natotohanan na ang lahat sa kanilang 2 at hindi isang laro. Ito rin ang isang dahilan kung bakit hindi na naituloy ni Julia ang kanyang commitment sa pagkapanalo nito sa reality show na Hollywood Dream at nanatiling pangarap na lamang ang dapat sana'y isang magandang oportunidad para sa kanyang acting career. Mas nangibabaw at pinili ni Julia ang buhay may asawa. Ang buhay kasama ang asawang si Stephen Uy. Dumating ang sumunod na taon, buwan ng Mayo, nang isilang ni Julia ang kanilang anak na lalaki na si Sebastian. Pride and joy ni Julia ang kanyang anak at sinabing immensely blessed siya sa pagkakaroon ng anak. Subalit hindi nagtagal ang kanilang relasyon sa ama ni Sebastian at makalipas ang 4 na taon, sila ni Stephen ay nagkahiwalay. Taong 2015 nang mapaulat na annulled na ang kanyang kasal sa dating asawa. Simula nang maghiwalay sila ni Stephen, tumayong single mom si Julia na sumasaludo sa iba pang single mom sa mundo. Gareth McJohn. Si Gareth ay ang commercial director ng isang kilalang soft drink company sa bansa at buong mundo na Coca-Cola at unang nadestino sa Singapore, Malaysia at Brunei bago pa inialok sa kanya ang pagiging presidente at CEO ng Coca-Cola Beverages dito sa Pilipinas. Nakilala niya si Julia sa isang golfing event noong 2011 kung saan naging panauhin si Julia. Inamin ng aktres na wala siyang interes sa foreigner, subalit ang kasama nito sa Eat Bulaga na si Pauline Luna at TV host na si Drew Arellano ang gumawa ng paraan upang sila ay magkakilala ng husto. Kwento ni Julia, makalipas ang 2 linggo, sinabi ni Pauline sa kanya na may humihingi ng number niya na nagtatrabaho sa isang soda company. Tinanong naman ni Drew si Pauline kung pwede niyang makuha ang number ni Julia. Nalaman din ni Julia noon na naging magkasundo si na Drew at Gareth dahil hilig din ni Drew ang mag-golf. Makalipas ang 2 linggo, dito na nagsimulang makipag-usap si Gareth sa kanya. Ang unang imbitasyon nito sa aktres na mag-dinner ay hindi nangyari dahil natakot si Julia. Lumipas ang 4 na buwan na hanggang usap lang ang ginagawa nilang 2. Nang magkita na silang 2 at magpunta si Julia sa bahay ni Alan Kay para sa isang party, doon na nakilala ng lubos ni Gareth ang aktres. Nakita nito ang tunay niyang ugali at pagiging natural nitong tao. Sinabi ni Julia na si Gareth ang lalaking nagturo sa kanyang magmahal at magtiwalang muli. Sa 5 taon ng kanilang boyfriend-girlfriend relationship, dumaan sila sa isang matinding pagsubok dahil naging long distance na ito. May mga oras na matindi na ang kanilang pag-aaway at nakipaghiwalay na si Julia kay Gareth. Subalit na-realize ni Julia na iba ang pakikitungo ni Gareth sa kanyang anak na si Seb, na animoy anak na rin niya dahil sa pag-aalaga nito sa bata. Taong 2016 nang lisanin ni Julia ang Eat Bulaga upang mag-migrate sa bansang Malaysia upang makasama ang boyfriend at anak. Ginawa niya ang desisyong iyon upang pagtuunan ng pansin ang kanyang pribadong buhay kasama si Gareth. Sa bansang iyon natutong mamuhay si Julia na parang isang ordinaryong tao na walang nakakakilala sa kanya. Nagagawa niyang magpunta sa palengke at sumakay ng tren nang malaya siya sa pagiging si Julia hindi bilang isang artista. Kung si Gareth ay busy sa pagpapatakbo ng Coca-Cola Malaysia, si Julia naman ay busy sa pagpapatakbo ng kanilang bahay. Dumating ang proposal ni Gareth sa aktres na ginawa nito sa isang isla sa gitna ng Singapore at Malaysia na ang pangalan ay Batu Batu. Doon na iniabot ni Gareth ang singsing sa kanya. Simpleng wedding lang ang gusto ni Julia, samantalang si Gareth ay gusto siyang bigyan ng isang espesyal na kasal. Kaya naman ang kanilang kasal noong 2017 ay ginawa sa Ballinahinch Castle Hotel sa bansang Ireland. Sa isang interview noong 1 taon, sinabi ni Julia na nasa dugunan niya ang pagiging isang artista. Parte na ito ng kanyang pagkatao. Kaya naman nang mabigyan ito ng pagkakataon na makabalik ng bansa at manirahan muli sa Pilipinas,
hindi na pinalagpas ni Julia ang pagkakataon na bumalik sa trabaho. Kung dati ay panay guestings lamang ang ginagawa nito sa tuwing magbabakasyon sa bansa, ngayon ay nakahanap na ito muli ng proyektong babalikan. Nakasama ito sa seryeng Paano ang Puso na ipinalabas sa TV5 noong isang taon. Ang desisyon ni Gareth na tanggapin ang offer sa kanya upang mamahala sa Philippine branch ng kilalang soda company ang nagbigay ng bagong sigla sa buhay ni Julia. Sa huling panayam sa kanya ng yumaong veteranong entertainment columnist na si Ricky Lo, sinagot nito ang tanong kung may pagsisisi ba siya sa pag-alis at paghinto sa showbiz. Ang sagot ni Julia, "None. I have been blessed with great times, great supporters, fans, and friends. Marriage is a new chapter of my life, but it doesn't mean I am turning my back on all previous chapters, including show business. It will always be a part of me. In my mind and heart, I never really left. Who knows what the future brings, but it's important to keep options open. I truly feel blessed to have had the opportunity in my own small way to contribute. There is so much I and my fellow actors and actresses can do to create awareness, provoke, and inspire. But in these challenging times, I hope we can help people and relay our hopes that better days truly lie ahead." Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.